Ang magandang balita ayon kay Mateo. Unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam, na ama ni Akaz, at si Akaz naman ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Jeconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babilonya ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y daling bihag sa Babilonya, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim naman ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. At si Akim naman ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga taga-Huda sa Babilonya, at 14 din mula sa pagkabihag nila sa Babilonya hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalang tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibhasa'y taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan nga niya si Maria. Ngunit, hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ikalawang kabanata. Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Judea. May ilang pantas noon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin.
Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ng bayan at sila'y tinanong, saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Sa Bethlehem na nasa Judea po. Tugon nila, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel. Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako malay makasamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganun na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigil ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maliw dahil sa pagkamatay nila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka. Iiwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Siya'y tatawaging Nazareno. Ikatlong kabanata. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi. Pagsisihan na ninyo at talikdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang isulat niya, may isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon,
tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yari sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng hayop ang kanyang pinakasinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong! Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan ninyo sa gawa kung talagang nagsisisi na kayo. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak para kay Abraham. Nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisit pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat maging tagadalaman lamang ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kambalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Dumating si Jesus sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Tumutol si Juan, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng ipinapagawa ng Diyos." Kaya't pumayag na rin si Juan. Nang mabautismuhan na si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapate at dumapo sa kanya. At isang dinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ika-apat na kabanata. Pagkatapos doon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, itatagubilin kanya sa kanyang mga anghel at aalalayan kanila sa kanilang mga kamay upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kaningningan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung lulod ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang siya mong sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan,
bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zabulon at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, "Lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa sa ibayan ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maliwanag na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag." Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Sinasabi niya, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa dagat ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Noon di'y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling din niya ang lahat ng mga may sakit. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasaniban ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ikalimang kabanata. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kayo'y asin ng sangkatauhan. Subalit kung mawala ng alat ang asin, paanong mapapaalat uli iyon? Wala na yung kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at tinatapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng daigdig. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol? Walang taong nagsisindi ng ilaw, at pagkatapos ay inilalagay yon sa ilalim ng takalan. Salip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila
ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan niyo ito. Kahit maglaho ang langit at lupa, ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyo ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyong iniutos sa mga tao noong una, huwag kang papatay. Ang sinumang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nangangalib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa altar, at maalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng altar at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ng inyong kaso. Kung hindi dadalhin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo ng dapat mong bayaran. Narinig ninyo na iniutos noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yon sa kanyang puso. Kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng katibayan ng diborsyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag diniborsyo ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalanang pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Narinig din ninyong iniutos noong una, huwag kang susumpa na walang balak na tuparin ang iyong pangako. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang pangako sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Huwag mo ring sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na, oo, kung oo, at hindi, kung hindi. Sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka ni naman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, mahalin mo ang iyong kaibigan at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hentil. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Ika-anim na kabanata. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pa na gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mo ng lihim ang iyong paglilimos at ang iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at ang iyong amang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hindi nakakakilala sa Diyos. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari.
hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at mag-ayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din ang iyong puso. Ang mata, ang pinakailaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, paliliwanagan ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. Kaya't kung ang liwanag mo'y kadiliman, talagang napakadilim yan. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya'y nagtitipon sa kamalig? Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit kaunti man lamang sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ang nababahala sa mga bagay na yan. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Salit, ang pagsikapan ninyo ng higit sa lahat ay ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabahalang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo ito harapin kapag dumating na. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ikapitong Kabanata. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ayon sa paghatol ninyo sa iba. Susukatin kayo ayon sa panukat ninyo sa iba. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang balingan nila at sakmalin.
Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yun. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at inyong matatagpuan. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat tatanggap ang bawat humihingi, makakakita ang bawat naghahanap at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang bawat humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nagdaraan doon. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng matitinig na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mahilig gumawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga aral kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga turong ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ikawalong kabanata. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at dumuhod sa harapan niya. Ginoo, sabi ng ketongin, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, ibig ko gumaling ka. At gumaling nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka't magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum,
Lumapit sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon at siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya maging sa buong Israel man. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Noon din ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, umangon at naglingkod sa kanya. Nang gabing yun, dinala kay Jesus ang maraming sinasaniban ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Kinuha niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Nang makita ni Jesus ang maraming tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guru, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pupunta? Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugat ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ilibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't dilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami! Lulubog tayo! Sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat. Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Sabi nila. Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y sinasaniban ng mga demonyo. Napakababagis nila kaya't walang mga has dumaan doon. Bigla silang sumigaw. Anong pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos, naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na yon. Sinabi ni Jesus, sige, humayo kayo. At lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy.
Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pagdating doon, ipinamalitan nila ang buong pangyayari pati ang naganap sa mga lalaking sinasaniban ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya ay ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain. Ikasyam na kabanata. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya ron, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyong ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mahabaging kayo. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Malimit po kami mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat pag umurong ang bagong tela, ay mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal." Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipaatong ninyo ang inyong kamay sa kaniya at siya'y mabubuhay." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sabi niya sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang."
at siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao ay pumasok si Jesus, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David! Mahabag po kayo sa amin! Nang si Jesus ay nasa loob na ng bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon. Sagot nila. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo, ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila. Mahigpit na pinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kaninuman. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasaniban ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Sa pagtuturo niya sa kanilang mga sinagoga, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit sa anumang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupay-pay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ikasampung Kabanata. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Sina Tomas at Mateong maniningil ng buwis. Si Santiago ang anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simon ang makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kiyadongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat tumanggap ng kanyang kailangan upang mabuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na yon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo yon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga tao sa bayang yon kaysa sa mga taga Sodoma at taga Gomora. Alalahanin ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at matapat gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo,
sapagkat may mga taong magbibintang sa inyo sa harap ng Sanhedrin. Hahagupitin kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Ihaharap kayo sa mga gobernador at sa mga hari, subalit magpapatotoo kayo sa harap nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo magpapatotoo. Pagdating ng oras, ito ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalaban ang mga anak sa kanilang mga magulang at ipapapatay nila ang mga ito. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo na nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na nakakalipol ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halagang isang pera ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang ayaw magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit mapapanatili ito ng taong handang mawala ng buhay dahil sa akin. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa mga hamak na ito dahil sa siya'y alagad ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ikalabing isang kabanata. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo.
Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo kaya't nagsugo siya ng kanyang mga alagad upang itanong, "Kayo po bang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag. Nakakalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakakarinig ang mga bingi. Muling napubuhay ang mga patay. At ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang ibig niyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig niyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa mga pinagaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Ang mga may pandinig ay makinig. Saan ko iahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw ng ganito sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tignan ninyo ang taong ito, matakaw, naglalasing, at kaibigan ng mga maniningilang buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa ka, Kurazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong tumaas hanggang langit? Babagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang daranasin ninyo kaysa sa mga taga Sodoma. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kalooban
tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At sa kanila na pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at tanggapin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ikalabing dalawang kabanata. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tignan mong ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila, sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na yon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, hindi ang inyong handog sa akin ang nais ko, kundi ang maging mabaking kayo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Pagkaalis ni Jesus sa pook na yon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roong paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, "Naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga?" Sumagot siya, "Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba niyo ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Umalis naman ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin na huwag nilang ipamamalita kung sino siya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas, "Narito ang lingkod kong itinangi at hinirang. Iniibig ko ng labis at lubos na kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya'y ibibigay. At tuon sa mga bansa, ang hatol ko'y kanyang isasaysay. Hindi nakikipagtalo. Mahinahong kong mangusap kung siya ay magsalita sa lansangay di malakas, hindi sa puputol ng tambong nakahapay, na hindi rin papatayin umaandap na ilawan, hanggang itong katarungay mapairan niyang ganap,
pag-asa ng mga Hentil ay sa kanya ilalagak. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasaniban ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya ay nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, "Ito na kaya ang anak ni David?" Nang iyo'y marinig ng mga Pariseo ay sinabi nila, "Nakakapagpalayas siya ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, "Ang bawat kahariang nahahati at naglalaban-laban ay pabagsak. At alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paanong mananatili ang kanyang kaharian? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Belzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang anumang kasalanan at paglapastangan sa Diyos. Ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Maging sa buhay na ito o sa kabilang buhay. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy. Kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at Pariseo, "Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang himalang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring sasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na yon, titindig din ang reyna ng timog at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan,
ay sinasabi niya sa sarili, "Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan." Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya't aalis siya at magsasama pa ng pitong espiritong mas masama pa kaysa sa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nila kayong makausap." Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, yun ang aking mga kapatid at ina." Ikalabing tatlong kabanata. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa tabing dagat ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik, ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhing yon. Ngunit natuyo agad ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay mababaw ang ugat. May binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo. Ngunit ang binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Ang may pandinig ay makinig." Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan ng higit pa sa kailangan niya. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, 'Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa, at tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita.' Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Diyos. Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makakita ng inyong nakikita. Ngunit hindi nila ito nakita. At makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi nila ito napakinggan. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng turo tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang turong kanyang napakinggan. Yan
ang katulad ng binhing nalaglag sa daan. Ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa mabatong lupa. Siya ang taong nakikinig ng turo at malugod na tumatanggap nito. Ngunit hindi naman tumitimo sa kanyang puso ang turo na kanyang napakinggan. Dahil dito, sandali lamang siyang namumuhay ayon sa turo. Pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa salita, agad siyang tumitiwalag sa pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinig na halaman ay naglalarawan sa mga taong nakikinig ng turo, ngunit dahil sa pagkabalisa sa mga bagay na makadupa at pagkahumaling sa kayamanan, ang turo ay nawala ng puwang sa kanilang puso at hindi makapabunga. Ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay yaong nakikinig at umuunawang mabuti sa turo ng Diyos. Kaya't siya'y namunga ng sagana, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Nagsalaysay uli si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng masasamang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo ang trigo at magbunga, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, ang sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sunugin. Pagkatapos, tipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ito pa ang isang talinghagang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, kaya't umalsa ang buong masa. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na nalilihim mula pa ng likhain ng daigdig. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ang masasamang damo naman ay ang mga pinaghaharian ng masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama.
Iyahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga matuwid naman ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, subalit agad tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat ay hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao at pinagbukod-bukod ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuting isda at itinapon ang mga isdang hindi pakikinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala ng paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Umalis si Jesus sa pook na iyon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng yan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y ikinagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambayan. At dahil ayaw nilang maniwala, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Kalabing apat na kabanata. Nakarating kay Herodes na pinuno ng Galilea ang balita tungkol kay Jesus, kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo yun, siya'y muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasihan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay sa dalaga ang ulo ni Juan, kaya't pinapugutan niya ito sa pilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan,
Sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila'y lumabas ng mga bayan at palakad na sumunod sa kanya. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda." "Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasalaot na at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot! Ako ito!" Sinabi ni Pedro, "Panginoon! Kung talagang kayo nga yan, papuntahin ninyo ako sa inyo diyan sa tubig!" Sumagot siya, "Halika!" Mula sa bangka, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon! Sagipin ninyo ako!" Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya!" Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos!" sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating siya sa baybay ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga-roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating, kaya't dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing iyon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay gumaling. 15 kabanata. Pagkatapos, lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya'y tinanong nila, "Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga turong minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos." Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang mga turo? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos, masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga turo. Mga mapagkunwari, tama ang sinabi noon ni Isaias tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal.
papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang turo ng tao'y sinasabi nilang aking kautusan. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Pagkatapos, lumapit naman ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Hindi po ba ninyo alam na nasaktan ang mga pariseo sa sinabi ninyo?" Sumagot siya, "Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay ng bulag. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito." At sinabi niya, "Pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay itinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa minanang turo." Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananaya na naninirahan doon at sumigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniba ng demonyo at labis na pinapahirapan." Ngunit hindi siya pinansin ni Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata upang ihagis sa mga aso." "Tunay nga po, Panginoon." Tugon ng babae, "Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Namangha ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang na ito?" "Ilang tinapay ang nariyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po. Sagot nila. "At mayroon pang ilang maliliit na isda." Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing.
May 4,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinauwi ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. 16. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo. Naghahanap sila ng may paparatang sa kanya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, "Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. At kung sa umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit, nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon? Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Jonas." At iniwan sila ni Jesus. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa libatura ng mga Pariseo at mga Saduceo." Nag-usap-usap ang mga alagad, "Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon." Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, "Bakit ninyo pinag-uusapang kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang taing na tinapay ang lumabis? Gayon din, ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo maunawaan ito?" At naging maliwanag sa kanila na sila'y pinag-iingat niya sa mga turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta." "Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako?" Tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Mesiyas na anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simong anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit." At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, "Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, ng mga utyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa 3rd araw, ako'y muling mabubuhay." Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, "Panginoon, huwag nawang itulot ang Diyos. Hindi po dapat mangyari yan sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ni namang sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan yon. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit yon. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang buhay naman niya ang mawawala. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong narito na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang anak ng taong dumarating bilang hari. 17 Kabanata. Pagkaraan ng 6 na araw, isinamin ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita siya'y nilililiman sila ng nagliliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, sila'y natakot ng labis at nagpatira pa. Nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. Nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. At tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at ang sabi, Ginoo, mabag po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubang nahihirapan kung sinusumpo. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Mga taong napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang walang ibang nakakarinig. Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya. Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, kung maging katulad man lamang ng maliit na buto ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo! Sagot ni Pedro. At nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus. Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po? Tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibukan mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Kalabimpitong Kabanata. Pagkaraan ng anim na araw, isinamin ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita siya'y nilililiman sila ng nagliliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, sila'y natakot ng labis at nagpatira pa. Nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. Nang tumingin sila ay wala na silang nakita kundi si Jesus. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nasaksihan hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Tinanong siya ng mga alagad, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang pumarito si Elias? Sumagot siya, Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. At tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Pagbabalik nila'y may dinatnan silang maraming tao. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumungod sa harap niya at ang sabi, Ginoo, mabagpo kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubang nahihirapan kung sinusumpo. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Mga taong napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang walang ibang nakakarinig. Bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya. Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, kung maging katulad man lamang ng maliit na buto ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon, at ito'y lilipat nga. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nang magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
at sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagmamayad man ang buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo! Sagot ni Pedro. At nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus. Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po? Tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo. Ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping bilak. Kunin mo yon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Kalabing-walong kabanata. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino pong pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y talian sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan ito. Kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang makapasok ka sa langit na putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawa kang kamay o paa at itapon ka sa apoy na hindi namamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo yon at itapon. Mas mabuti pa ang mapunta ka sa langit na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking amang nasa langit. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba niya iiwan ang 99 sa bundok upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila.
Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang haring hinga ng ulat ang kanyang mga tauhan tungkol sa kanilang pamamahala. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang may bayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari. Kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa niyang kamanggagawa na may utang na 100 piso sa kanya. Sinunggapan niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na tauhan. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ika-19 na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus. Hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseo, Kung gayon, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya, maliban kung ang asawa niya ay nakiapid sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, Kung ganyan po ang kalagay ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito
ay siyang gumawa nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." "Alin siya mga yon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa mayayaman ang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko pa rin, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Nagsalita naman si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni Noah ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna." Ika-20 kabanata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na,
Sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalasingko ng hapon ay tumanggap ng tigi isang dinaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tigi isang dinaryo. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga Hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Jesus. Sumugot siya, "Sana po ipaupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak na ito, isa sa kanan at isa sa kaliwa, kapag naghahari na kayo." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko?" Opo. Tugon nila. At sinabi ni Jesus, "Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa mga pinaglaanan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ang nagahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salib, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng iba. At sinuman sa inyo na ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May 2 bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin!" Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo sila nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin!" Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, "Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakitang muli.
Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya. Ikadalawampu't isang kabanata. Malapit na sila sa Jerusalem, at pagdating nila sa Betfage sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang pisiro. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong, kailangan nyo ng Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, "Sa lungsod ng Sion ay sabihin ninyo, hari mo'y dumarating, siya ay masdan mo, mapagpakumbaba, nakasakay sa asno at sa isang bisiro, anak ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan. Mayroon namang pumuto ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David! Pinagbala ang dumarating sa ngala ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea." Sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataon din niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, "Sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niya itong yungib ng mga magnanakaw." Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng, "Purihin ang anak ni David! Purihin ang anak ni David!" Sinabi nila kay Jesus, "Di mo ba narinig ang sinasabi nila?" "Naririnig ko." Tugon ni Jesus, "Bakit? Hindi pa ba niyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wakas na papuri." Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, "Hindi ka na mamumunga kailanman." Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. "Paanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, "Anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?"
at sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa na mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon nito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa paghahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang pinaalagaan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit, ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, Marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Lilipulin niya mga masasamang iyon at paalaga ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy pa si Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmaslan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi sa inyo maghahari ang Diyos, kundi sa mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. At ang mabagsakan ito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Ika-22 kabanata. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga.
Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga utusan upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga utusan at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May pumunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggapan naman ng iba ang mga utusan, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong yon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga utusan, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga utusan at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti. At napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Hindi nakaibig ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magganggalit ang kanyang mga ngipin. Bilang pagtatapos, sinabi ni Jesus, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang napili. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilang mga alagad nila at ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guru, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ng ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat pareho ang pagtingin nyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, ay, kayong mapagkunwari, bakit ibig ninyo kong huliin? Akin ang isang salaping pambuwis. At sa'y inabutan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po! Tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang saduseo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guru, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak. Kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa. Sa pangatlo, hanggang sa 7. Pagkamatay nilang lahat, namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y
napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus. Maling-mali ang iniisip ninyo. Palibhasa'y di ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang turo. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila, nadalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" tanong niya. At sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong natitipon doon, "Ano ang pagkaalam ninyo tungkol sa Mesiyas? Kaninong anak siya?" "Kay David po," sagot nila. "Kung gayon," sabi ni Jesus, "bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanyang espiritu? Ganito ang kanyang sinabi, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Mesiyas?" Isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula noo'y wala nang nangahas magtanong sa kanya. 23 Kabanata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasa nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Paawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noot braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pantangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong magpasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang mga ibig magpasakop. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nilalakbay ninyo ang karagatan,
at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kung ito'y mahikayat na ninyo, ginagawa ninyo siyang masahol pa kaysa inyo, kaya't lalong may dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung gagamitin ninuman ang templo sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung gagamitin ninuman ang dampana sa panunumpa, walang anuman ito. Ngunit, kung ang gagamitin niya ay ang handog na nasa dampana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman na saksi ang dambana, ginagawa niyang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang templo, ginagawa niyang saksi ito at ang Diyos na nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman na saksi niya ang langit, ginagawa niyang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari, ipinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naaani ninyong pampalasa ng pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pareseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo. Mga mapagkunwari, ipinagpapatayo ninyo ng libingan ng mga propeta at pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin na ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno? Kaya nga, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta, mga pantas at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y papako sa krus. Ang iba'y hahagupitin ninyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, parurusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Barakias. Pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng santuwaryo at ng dambanang sunugan ng mga handog. Sinasabi ko sa inyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na yon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon.
Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Kaya't ang inyong templo ay mawawalan ng tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. 24 na kabanata. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng ibang bato. Lahat ay iguguho. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo ron, tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig. Kailan po ba mangyayari mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesiyas at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad ng isang nanganganak. Sa mga panahong yun, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, maliligtas ang mananatiling tapat hanggang wakas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At saka darating ang wakas. Kapag nakikita ninyong nagaganap na sa takong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magtaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yun, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yun. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga huwad na Mesiyas at may lilitaw na mga huwad na propeta.
magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga agila. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaam at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay nananariwa at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong palapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking salita ay mananatili. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong yun, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't magbantay kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng puno ng sambahayan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping yon kapag dinatnan siyang naglilingkod ng matapat sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. Ngunit kung masama ang aliping yon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ang aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng kanyang Panginoon
at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. Ikadalawampu't limang kabanata. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok sila sa paghihintay at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 talaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon naman ng matatalino. "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya. "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa'y 1,000 salaping ginto. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yun. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto pa. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang yon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, "Panginoon, heto po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, "Panginoon, heto po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Masama at tamad na lingkod," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at sasagana. Ngunit ang wala,
kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Tatangis siya doon at magngangalit ang kanyang ngipin. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, nakasama ang lahat ng anghel, ay uupo siya sa kanyang maringal na trono. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao, at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga matuwid, at sa kaliwa ang di matuwid. Pagkatapos, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong tinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo yon sa isa sa mga pinakahamak kong mga kapatid, yon ay sa akin ninyo ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayas kayo sa harapan ko, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang tayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matirhan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." 26 na kabanata. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na, ang anak ng tao ay pagtataksilan upang may papako sa krus." Ang mga punong pare ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pare na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka makagulo ang mga tao." Nasa Betanyo noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit itaksayang pabango?" tanong nila. "Naipagbilisan na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha,
Ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit ng kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapon ng Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Nang gabing ang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yun. Di po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. "Uminom kayong lahat nito," sabi niya, "sapagkat ito ang aking dugo. At sa pamamagitan nito, ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Nagsalita si Pedro, "Kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan." Tandaan, tugon ni Jesus, "Sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, "Kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko.
Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras nang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan agad niya si Jesus at binati, magandang gabi po, Guro. Saka hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mong yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay patadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binilingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling na saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito labang sa'yo? Ngunit hindi umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, iniudis ko sa'yo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas na anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito,
Pinunit ng pinakapunong pare ang sariling damit at sumigaw. Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila. Dapat siyang mamatay! At dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo! Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus sa taga-Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong yun. Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong punto. Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Ika-27 kabanata. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pare ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pare at mga pinuno ng bayan ang 30 salaping pilak. Sinabi niya, nagkasala ko. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni bahid ng kasalanan. Ano pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang mga salaping pilak. At pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pare ang mga salaping pilak. Sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kamangyaman ng templo sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Nagkaisa sila na ang salaping iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Kinuha nila ang 30 salaping pilak. Ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon. Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, kayo na ang may sabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pare at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo? Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't nagtaka ng labis ang gobernador. Kinaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. May isang kilalang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabbas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabbas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas? Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya.
ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pare ng mga Hudyo at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas!" Sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus!" "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang may magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo," sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya." Pinalayangan ni Pilato si Barabas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak siya ng halamang tambo sa kanang kamay. Siya ay ininsulto nila at diluhod-luhuran at pinati ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya ay pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inahampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at huling sinuutan ng sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lunsod, nakita nila ang isang lalaking taga Sirene na ang pangalay Simon. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin ay puok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya yon, ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya ibantayan. Isinulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo." May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, "Hindi ba't ikaw ang gigipa ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus!" Kinutya rin siya ng mga punong pare ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila, "Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Buaba lang siya kayo sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siyang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos." Nilait rin siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas tres na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani,
na ang ibig sabihin, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na anak, nilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya! Muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa Jerusalem at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila, Tunay na si anak ng Diyos! Naroon ding nagmamasid sa di kalayuan, ang mga babaeng mula pa sa Galilea ay sumusunod na kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalan ay Jose. Siya ay tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha nga ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong telang lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at isa pang Maria, nakaupo sila sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga Pariseo. Sinabi nila, Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon, nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay, at pagkatapos ay ipamalit ang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan niyong mabuti ang libingan. Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan sa mga kawal. 28 Kabanata. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa pagbubukang liwayway ng araw ng Linggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Pagkatapos, lumakad kayo agad at ipalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon. Yan ang balitang dalako sa inyo. At dali-dali nga silang umalis ng libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus,
Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid kong pumunta sa Galilea at makikita nila ko roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ng mga Hudyo ang buong pangyayari. Nakipagpulong ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayo mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang laganap sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon."